workers na hindi pa rin nakaka-uwi sa kanilang probinsya, bunsod ng limitadong flights. May mga stranded na OFW na nagpalipas ng ulan sa ilalim ng skyway sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Pagod, puyat at gutom ang inabot ng ilang OFW dahil tatlong araw na daw po ang paghihintay ng biyahe. 10 daw napunta ang budget para sa quarantine facilities para sa bumalik na OFWs. Ito po ba ang VIP treatment sa kanila ng Administrasyong Duterte? Rose, lilinawin ko lang. VIP treatment talaga mga OFW. Wala pong natulog sa ilalim ng tulay na OFW. Lahat po ng ating OFW naka-hotel. Binabayaran po ng gobyerno. Kaya nga po VIP yan at libre rin ang pauwi sa kanila. No? Yung mga nasa ilalim ng tulay po, tama po ko yung sinabi nyo. Ito po yung mga stranded na ating mga kababayan. No? Pero ganun pa man, nagkaroon na po ng pulisiya ang ating National Task Force, pinamunuan ni Secretary Galvez at ating DOTR. Tutulungan na rin po natin ang mga stranded. No? Dahil Pilipino pa rin sila. No? At habang wala naman talagang provincial buses, napakahirap makauwi no? Galing Metro Manila papunta ng probinsya. Gaya na aking sinabi kanina, magsisimula po tayo dun sa pag-test sa kanila using yung rapid test kits dyan sa Villamor Golf Course at isasakay po sila pauwi ng DOTR at ng NTF. Question po kayo magalala, hindi po tayo bulag sa paghihirap ng ating mga kababayan at ayaw na ayaw po ng Presidente yan, kaya po action kaagad.